Kenna Nebreja and welcome back to my channel. For tonight's video, mga dearest, ay magkakaroon kami ng Spelling Bee Contest kasama ang aking mga katrabaho dito sa Naga Brand. Ready sila, mga dearest, sa challenge na ibibigay ko sa kanila. Kanina, naisip ko na ang mananalo, ang ipipremyo ko ay 100 pesos na load kasi good for 1 week na rin naman yan. Pero dahil sa wala kaming ulam ngayong gabi at meron din naman akong binibentang masarap na Napoleon's Chicken Karage, eto siya, mga dearest. Eto na lang ang naisipan namin at request nila, mga dearest, na ipremyo ko sa mananalo para makatikim ulit sila ng masarap na Napoleon's Chicken Karage. Meron pa pala, mga dearest, isang variant ang Napoleon's Karage. Ito ay ang Bangus Karage. Mas masarap ito. Mas prefer kong kumain ng bangus dahil galing ito sa Dagupan City. Hindi ito yung basta-bastang bangus lang na nabibili dyan kung saan-saan, kundi galing talaga ito sa Dagupan. Kaya meron akong binibenta dito sa Naga, kaya kung taga Naga kayo at interested kayong bumili ng Napoleon's Chicken and Bangus Karage, dito lang kayo bumili sa Nova Department Store Naga dahil available ito sa ngayon. So mga dearest, punta na tayo sa aming Spelling Bee Contest. Bising-bising na silang kumuha ng ballpen. Si Lynette, bising-bising kumuha ng kanyang notebook and ballpen para meron daw siyang susulatan bago niya sabihin ang spelling. So, tama nga naman, magandang idea kasi para sure siya, yun na yun yung parang ibinigay ko sa kanilang mechanics na okay naman isulat and then babasahin nila yung isinulat nila para sure talaga na tama ang kanilang spelling. So, siguro ready na sila, si Madam Tala ready na rin. Mag-umpisa na kami sa aming Spelling Bee Contest! So mga dearest, ready na kami sa aming Spelling Bee Contest. At nasa gitna namin ang kanilang inasam-asam na premyo na Napoleon's Chicken Karage. So ito ang kanilang premyo kung sino man ang mananalo sa kanilang sa 25 contestant. So mag-umpisa na tayo sa ating unang word. Number 1, meron tayong 20 words na kailangan yung spell. So, pakasulat nyo ng number 1, yung tapos na, raise ng hand, and then i-spell. Okay? Okay na. Mayroon po ganyan. Hold, i-ready na yung mga ballpen. I-check. May mga paganyan pala. First word, spell Mississippi. Oh my God. Okay, first word is Mississippi. Ito ay second longest river sa United States of America. Okay, ikaw na. Spell ko na po. Na. Yes, louder. Mississippi. Tama! Yan kasi ang fresh graduate. Okay, second word. Spell accommodation. Okay, Lynette. A-C-O-M-O-D-A-T-I-O-N. Wrong. Still. A-C-C-O-M-O-D-A-T-I-O-N. Wrong. I done. Okay, still. A-C-O-U-M-A-D-A-T-I-O-N. Wrong! Hi, still! Okay, ano ah. Okay, ikaw. A-C-C-O-M-U-D-E-I-O-N. Wrong. Damn! Okay. A-C-C-O-M-O-D-A-T-I-O-N. Lucky! Still pa! Kulang pa! Pero yung spelling ko, my gosh. Okay, wala na! Sige, spelling ng accommodation. A-C-C-O-M-M-O-D-A-T-I-O-N. So, hindi nyo nakuha. Next! Louis Vuitton. Ito, madali lang to, okay? L-U-I-V-O-N. Ay, L-O-U-I-E. L-O-U-I-E. B-I-T-T-O-N. Wrong! Still!
Madam Tala. L-U-O-I-E-V-I-T-E-O-N. Wrong! Oh my God! Yes, Justin! Okay. L-O-U-I-V-U-I-T-T-O-N lang. Repeat, madam. L-O-U-I-V-U-I-T-T-O-N. Wrong! Perfect! Mabilis lang to! Sige. Louis Vuitton. Clue dam clue. Sige, magbibigay ako ng isang letter na clue. Magit lagi natin na oh, na i-counter niyo to palagi. Sa Louis, meron siyang S. Parang silent S. Silent S. Minsan, pinopronounce din to ng mga social na tao na Louis Vuitton. Pero, pronounce ko siya as Louis para madaling makuha. Louis Vuitton. Yun yun siya. Magadiris. Dami. Okay. L-U-O-I-E-S-L-I-V-I-T-T-O-N. Wrong. Bye. Next, Cal. L-O-U-I-S-E-V-U-I-T-T-O-N. May sobra! Okay, ah, alam, alam. Game. Madami. Taala. L-U-O-I-S-E-V-I-T-O-N. Oh, oh my God! God. Ay, ano? L-O-U-E-S-T-I-V-I-T-V-I-T-T-O-N. May baliktara na letter. Ah! Oh my gosh, okay. L-O-U-O-E-S-V-I-T-T-O-N. Balikad nga! Game, ikaw! L-O-U-I-S-E-V-I-T-T-O-N. May sobrang letter, tapos may baliktad. Oh my God! Ang dami nilang clue! May sobrang letter, and then may baliktaran na letter. Oh, dalawa na lang! Makukuha nyo na! Okay! L-O-U-I-S-E-V-I-T-O-N. May sobra nga. Ikaw! Ikaw. Okay, ikaw na din. L-O-U-S-E-V-I-T-O-N. Wrong. Vowel consonant daw. Vowel consonant. Magkakasunod sila na vowel. Okay, si Ritna. Para makaproceed tayo sa next. Okay, may isa pa siya. Naiisip na ni Madam Tala. Sige. Wrong na ni Dam, wrong. Wrong na. Ang dami. Kasi, mahirap. Kasi meron. Eh, pero sinabi ko na yung hindi pronounce na letter eh. Oh. Oh, may ano ka ba? Guess, Madam Tala? Nasabi ko na. Ah, nasabi na. So, ang spelling ng Louis Vuitton is L-O-U-I-S. Ah, walang E. Walang E. Yun na yung sobra niyo. Tapos, yung next word is V-U-I-T-T-O-N. Nakuha mo yun, kaso may E ka. Okay, next word, very easy. Communication. Damn. Okay. Caldeer? C-O-M-M-U commute. N-I-C-A-T-I-O-N. Maneuver. Maneuver. M-A-N-O-U-V-E-R? No, wrong. Maneuver. Series of movement to. Eh, parang nagmamaneuver yung sasakyan. Yan yun siya. Eh, maneuver mo yung sasakyan. M-A-N-U-E-V-I-R? Wrong. Okay. M-A-N-U-E-V-E-R. Maneuver. Oh. Ang clue, meron siyang isang letter na nasa gitna ng V and E. Pero, down. Okay, ikaw. M-A-N-U-E-V-I-E-R. Wrong. Ayun din siya. Maneuver. Okay. M-A-N-O-U-V-I-E-R. Wrong. Okay. Video mo ka niya. Nakatawa ko. Nakikita niyang sagot. M-A-N-U-V-A-I-R-E. No. Wrong. Okay. M-A-N-E-W.
V I E R. Wrong. Oh my god. M A N O V E I R. Wrong. Oh my god. Sige, may pipi. Okay, dear. Wala ano kasi ko on the spot, di wala masajos. M A N N W A W. Wrong. Bibigay ako ng clue. Sa last syllable, ang spelling ng ver, V-R-E. So, yung dalawang syllable na lang, ang yung mind nyo na lang, ang ano nyo. Ah, parang bas, brie. O brie. Pero parang siya as ver. Okay. Dalawang syllable na lang. Okay. M-A-N-U-E V V-R-E. V-R-E na yung tatlong last syllable. V-R-E. Pero maliit na rin. Mind nyo na lang ang iaano nyo. M-A-N-U-E Dam. Dam. Okay. M A N E W. Wrong. M A N U V R E. Wrong. M A N I U I E. Manu. Ano pa ulit daw po? M A N U R E. Oh my god. Mahirap pala to. Ikaw. Ikaw. Silent. Okay. Spelling ng maneuver. M A N O E U. N O N O E U. Maneuver. V R E. Okay. Next. Faro. Faro. Oh, napakasimple nito ah. Ito is ano, kapanahunan na tawag sa leader ng kapanahunan ng ancient Egypt. Faro. F A R R. Wrong. F A I R. Wrong. F-U-R-R-O. Faro. Silent. Ay, hindi. Makukuha niyo na. Basta faro siya. Hindi siya F. Dam. P-H-A-R-R-O-W? Oh. Oo, faro. Oo. Mamway. P-H-A-R-R-O-W. Wrong. Sige, ipopronounce ko siya na by syllables. Farao. Farao. Pero faro ang pronunciation niya. Mga faro. F-A-R-R-A-O-W. Wala lang F. P-H. Ah, kada daw. Pag-i mo lang P-H-A-R-A-O-W. Oh my god, P-H-A-R-O-W. Ah, P-H-A-R-O-W. Wala. Wala ka lang. Pwede, i-spell mo na. Dito daw. Okay. Next word, spelling up. Para at least alam din natin. Next, malay nyo, itanong ko ulit sa inyo. Next, ano natin. Marami tayo malito. Next, spelling ng faro. P-H-A-R-A-O-H. Okay, faraw. Okay, yun, okay. W tayo eh. Next, seventh word. Logorrhea. Oh my gosh. Logorrhea. Ibig sabihin ng logorrhea, parang talkative. Paulit-ulit ang nagsasalita. Logorrhea. Okay. L-O-G-U-E-R-H-E-A. May kulang. May kulang. L-O. Okay. L-O-G-O-I-G-U-O-R. L-O-G-U-O-E-R-H-E-A. Function. Next. Sino? Steel. Ikaw, dear. L-O-G-U-E-R-I-E. Wrong. Ikaw? L-O-G-O-R-H-I-E-A. Kulang! Lam. Okay. L-O-G-U-O-R-H-E-A? May sobra, tapos may kulang. Okaw. L-O-G-O-R-H-E-A. Pakinggan niyo yung mga sinasabi ng kasama niyo kasi go. L-O-G-O-U-R-H-I-E-A. Ma'am Wei. Wrong. Madam Tala. L-O-G-U, L-O-G-O, H-R-R-I-A. Last syllable, wrong spelling. Ikaw. L-O-G-O-R-H-I-E-A. Kunti na lang! Ano ulit na lang ulit na? Pakinig kayo sa spell lang. Sige, ano? So, may papalitan ka lang isang letter. Dam. Okay. Papalitan lang or swap lang? Swap nga, papalitan. Okay. Okay. L-O-G-O-R-R-H.
E-I-A. Sobra. May natanggalin kang isang letter sa last syllable. L-O-G-O-R-R-H-I-A. Yun yung sinabi niya kanina. L-O-G-O-R-R-A-H-E-A. Bay! Ako! Yung H! Tinawid sa ipaw. Yung I kasi, palagi yung syllable Rhea yun. Next! Okay! Dapat dinagdagan mo yung words mo. Marami ko 20. Next! Keros Curis. Oh my God! Ang spelling nito simple lang. Keros Curis. Kapag nagpapapicture ako, gumagamit ako ng Keros Curis. Ibig sabihin, filter. So, mga dears, marami kaming natututunan sa aming ginagawa ngayon. Okay, Lynette. C-H-I-R-O-U-S-Q-U-R-I-E-S. Wrong! Konti na lang! Ano ba? Mali pa bang mali sa'yo? Okay. C-U-E-R-O-S-C-O-R-E-S. Wrong! Simple lang yung spelling nito. Yung mga letter na ginagamit natin is na nasasabi natin everyday. Walang mahirap na ano. C-U-R-O-S C-U Ah, wait lang po. Yun na, R-I-E-S. Keros Curist. Ah, parang may tiya. Pasti! C-H-I-R-O-U-S-Q. Walang Q. Oh, walang Q. Madam Tala, ano nga yung sa'yo kanina? Baka... C-U-R-O-S-C-U-R-I-E-S-T. Yung first syllable mo, ano? Wrong. Wrong. C-U-E. Wrong pa rin. Wrong. Okay. C-H-E-R-O-U-S-C-H-O-U-R-I-E-S. Keros Curis. May T siya sa huli. Tama na si Madam Tala sa last syllable. Love. First syllable na lang. Okay. First syllable yung ano, mga mali nyo. Curious na yan, di ba, Dam? Kya. Kya, tapos Ross. Curious. Okay. C-H-E-A. C-H-E-A-R-O-U-S. Q. C-H-O-U-R-I-E-S. Finalist yung ano, last two syllable nyo. Ibibigay kong clue ang Curious. C-U-R-I-S-T. Yung Keros na lang. C-U-E-R-O-U-S. Curious. Baka meron kasi nasulat mo lang, hindi mo sinasabi. Sabihin mo yan. Curious na lang. Curious, ano, last two syllables. Tama na yun. Ibigay ko ang spelling na. Curious, Keros, Curious. Ano, sige, ipopronounce ko siya as, ano, yung kung ano yung pagbasa. Keros, Curious. Pero hindi yun gano'n ang pagbasa. Keros, Curious. Ocha. Mamuek. C-H-I-A-R-O-S. C-U-R-I-E-S-T. Sinabi ko na yung last two syllables. C-U-R-I-S-T. May E ka pa. Ay, may E ba? May E ka. Sinabi dapat C-U-R-I-S-T. Nabinigay ko na yung last two syllables. Okay, bumali. Ah, sige. C-H-I-A-R-O-S. Tapos yung chorus na lang po. C-U-R-I-S-T. Pronounce as Q, pero Chia siya, Chia. Okay. Madam Juan, Madam Tana. Sabi ko na may Nilalagyan ko kasi ng ano, ng I. Pakain ulit ko. Oo. Nilagyan niyo ng I kanina. Pero tama naman na. Doon na lang tayo sa ulit. Eto, mabilis lang to. Phenomenon. Oh! Sige, mabigyan natin sa ulit. C-H-E-N-O-U. Wrong! Ikaw. P-H-E-N-O-M-E-N-O-N. Next! Ito ah, makinig kayong masyado kasi ang spelling nito ay iba sa pronunciation. Worcestershire. Adam? Worcestershire. Worcestershire. Ginagamit natin ito sa ano? Sauce to, sa kusina.
Ano daw pakiki? Worcester Shire. Shire? Yeah, Shire. Worcester? Shire. Worcester Shire. Worcester Shire sauce. Yung mga mahilig magluto, makukuha to. Worcester Shire sauce. Damn, sige. WWHOUSTERSHARSAUCE. Parang dami nila yung sinasabi. Ang dami! Ano ba yung Worcester sauce? Wala na ba yung sauce? Ano ba yung Worcester sauce? Ang dami kasing spelling niya to is kinuha sa sauce na ginagamit to pag nagluluto. Kaya yun ang example ko. Worcester lang daw? Oo, Worcester Shire. Share? Worcester Shire. W-H-A-U? No. W-H-O-O-S-E? Mali. Kasi ano, may silent word siya. Palitan ko kaya. Kasi matatagalan talaga tayo nito. Is ang Easter niya dyan? Easter. Easter talaga. Easter. S-T-I-R. S-T-E-R. O baka alam mo kasi nagluluto ka, na-encounter mo ito sa kusina. Ano ka? Worcester, ano po? Worcestershire. Worcestershire. Linet. W-H-O-U-S-T-E-R-C-H-A-I-E-R. Wrong. Okay, ikaw din. W-A-U-S-E-S-E-E-A-R-S-H-I-R-E. Yung two-syllable mo, tama ng spelling, kaya makinig kayo. Yung two-syllable, last two syllables niya, tama na yung spelling. Yung first two, yun ang wrong spelling. Ulitin mo. Yung first two syllables, wrong spelling. Last two syllable, correct spelling. Parang ako. Nakaapat ka lang naman. Ano pa lang daw? Tatlo ba? 1, 2, 3, 4, 5. Paano pa kayo ang correct spelling? Isa pala kayo din. Na may clue daw sa first syllable. Sige, syllable. First syllable, ang spelling kasi niya, silent W. Silent, ano? H. C. Tatlong letter ang silent. Dalawang letter ang sa silent. Sa susunod, iku-question ko pa rin ito sa inyo ngayon. Itibigay ko na kasi mahirap talaga yung first syllable. Worcestershire. W-O-R-C-E-S. C-E-R-S-H-I-R-E. Tama yung spelling. Simple lang siya. S ano po S S I E R. Oh yeah, E. Uh-huh. Next. Embarrassed. Oh! Down. Okay, Linet. E-M-B-A-R-A. Wrong! E-M-B-A-R-R-S-C. Wrong! Dam. Wait, si ano mo na grace? E-M-B-A-R-A-S-S. Wrong! Ikaw. E-M-B-A-R-R-A-S-T. Embarrassed. May kulang. S-S. Embarrassed. Past tense. Embarrassed. E-D. Oo na, ulitin mo. Past tense, i-past tense mo lang yun. Sinabi mo kasi present tense. I-past tense mo siya. E-M-B-A-R-R-A-S-S-E-D. Yay! Next! Ninet. O-C-C-U-R-E-N-C-E. Wrong! Pakapronounce na po. Occurrence. Wrong! A-C-C-U-R-A-N-C-E. Wrong! O-C-C-U-R-E-N-S-E. Wrong! O-C-C-U R-E-N-S-E. S-E. May kulang. Tapos may papalitan kang letter na isa. Asig sa S. Oh! Sino makaka-guess? May kulang na lang. Oh, kung sinabi ni Madam Tala yung si Seth. Oh, Madam Tala. O-C-C-E. O-C-C-U-R-E-N-C-E. Kulang ng isang letter. Occurrence. Love? Linette. O-C-C-U-R-E-N-C-E-S. Sino kayo Madam Tala? Laking one letter. Ikaw ganda. A-C-C-U-R-E-N-C-E. Wrong. Dam? Si Grace. A-C-C-U-R-E-N-C-E. Wrong. Dinet. Ay, double. O-C-C-U-R-E-N-C-E-S-T. Wrong. O-C-C-U-O-R-E-N-C-S. Wrong. C-E. Isang letter na lang yung kulang sa'yo. C-E.
na ano mo na yung CE? Isang letter na lang. Sa O-C-U-R-R-E-N-S-E. Ay! Sobra ng... Palitan mo yung isang letter ng... Kung nakikinig pa yung Madam Tala, nasabi na niya, yung letter sa last syllable mo, balik. Ano daw? O-C-C-U-O. R-E-N-C-E. No, Madam Tala. Simple lang yung spelling nito. Sa bawat syllable, isang ano lang. Ano daw? Occurrence. O-C-C-U-R-A-N. Wrong! Ma'am, mas malapit siya. Okay. Sa letter lang si Malikada. Oo. O-C-C-U-R-R-E-N-C-E. P-I-E-A-U-R-O-N-G.
Ano na ulit yung P-I wrong. Parang Madam Tala. P-E-I-U-A. P-E-A wrong. Okay na, Sarita. Ah, sige, pag-challenge kasi challenge. With edge point eh. Wala, walang edge. Pero five letters siya lang. Five vowels. Vowels yung tama din. P-E-I-A-U. Malbaliktad. Baliktad na siya. Huwag na yun, ay mo, di ba? Lahat lang sa... Oh, hindi. Ano lang? Yeah. Apat lang dun sa A-A-E-O-O. P-E-O-I. Wrong. So, bawal siya daw. Ay, A-A-E-O-O. Ay, oh, yung iba daw. O lang. Oh, na A-A-E-O-O. Mayung yung daw. A-A-E-O-O. Ay, ano yung mga 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 O, oh, sige, spell mo. Ano dam? O, no, P-O-I-E-A. Ay, wrong! Ay! O, yan na! Yan na yung blue. O, balik na rin na lang. Ano dam? P-O-I-E-A. Siguro balitan itong I siya na E. Wrong! P-I. O, na nga. P-I. O, no, matopea. P-I. P-I. Wrong! O, spell ko na! Kasi yung ano, Madam Tala, dikit na lang. Okay, okay, Madam Tala. No, before. P-O-E-I-A. S-Q-U-I-R-R-E-L. Next!
Now, Minet. C-O-R-N. Wrong. C-A. Wrong. C-O-R-R. Wrong. Dam. Dam. Boundaries. C-O-R-O. Wrong. C-H-O-U. Wrong. Kernet. Oh, kernet. Ang spelling nito, silent dam. Silent. C-O-R. Iba yung pronunciation, silent. Pag sinabi ko yung silent, makukuha niyo na. Nababasa niyo sa mga ano ng ano. Napakasimple ng spelling nito, pero ang pag-pronounce kasi, yun. O kunin mo, basahin mo yung coronel, di ba? O, yung isang letter dun, papalitan mo ng another letter. Kasi, ano siya, binabasa siya as R, pero iba yung spelling niya. Colonel. Oh, malamit na, 98 words na ya, yun. Yung pang 20, madali na lang. Papasin pa rin. C-H-O. C-H-O. Walang H. C-O lang yan. Wrong. Colonel. C-O, C-O siya, tama. Nag-iing na lang. C-O-R-N-E-N. Wrong. Yung R, palitan niya ng letter. Yun ang clue ko. Yung R, palitan mo siya ng... Na? C-O-A po ba? No. C-O-U? C-O-E? No. C-O-E. Papalitan ko lang. Ano pala ito, no? Pero alam mo, ito, palagi na natin itong na-encounter na words na to. Tapos, tama naman ito sulat natin na spelling kapag ito yung ano. Game! C-U daw? No. Kasi isang letter lang naman ang mali nyo dito eh. Wala ko siyang R daw? Silent R? Walang R. C-O-U-N. Wrong. C-O-E? Wrong. Wala siyang R. Wala siyang R. Tapos, papalitan mo yung R ng isang letter. Tapos yun na yung spelling. Wala siya ko daw. Kernel. By sila. Maupuhan nyo. Kasi ano lang to? Tatlong syllable. Tapos yung spelling nila, napakasimple. Ibibigay ko yung, ibibigay ko yung ibang spelling. Parang yung isang letter na lang, yun lang hindi ko ibibigay. Ang kernel, ang spelling ng kernel is C-O-blank-O-N-E-N. O, di ba? Simple lang spelling. Pero yung blank, hanapin mo yung letter na yun. Paulit ako, ma'am. C-O-blank-O-N-E-L. Kapag R-E. Yung, kapag, am I wrong? Right? Ano sa'yo, sasabi mo? R-E lang, may walang R. Oh, wala man R. Kung kernel na po yun. Oo, kernel. Yung parang langgo. Parang langgo, spell mo. C-O-L? Tuloy mo. C-O-L-O-N-E-L? Oo, yun ang pinag-iing ko. Bakit ka naging makakalawin? Kasi hindi mo na-expect. Yun yung siya. Pero ito tayo ko sana after ni Grace. Next, arrangement. Dan! 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 E-R-R. E-R-R-A-N. Wrong! Arrangement yan. D-R-R-E-N-G-E-M-E-N. Tama! Ang hindi nyo lang nasagot is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Out of 90. Tapos na. Giting naman dyan! Lucas naman. So, kung kayo ngayon manalo, Felicia! I-award ko na ang chicken karage sa nakakuha ng 6 points. Rita. Out of 20! Tapos, 3 kay Madam Tala, 2 kayong lahat. Oh my gosh! Kaya dapat bukas, mag-spelling bee ulit tayo. So, yung mga hindi nyo nakuha, may tendency ibigay ko pa bukas. Di ba nakakatuwa? So, mga dears, tapos na ang may ulam na tayo! Tuwang-tuwa sila dahil meron na kami ulam sa ngayon. Mantika! Walang mantika ang aking in-sponsor lang dahil sa may mga nasagot sila sa aming spelling bee ay chicken karage. So, see you next time mga dears sa aming spelling bee contest sa susunod na aking vlog. Bye-bye! Ayan na silang mga dears para silang mga bata. Tuwang-tuwa sila kasi may ulam na. Magluluto na daw silang mga dears ng karage. So, ito ang premyo ko sa kanila. Ang masarap na chicken karage. So, magpaplano na lang sila kung sino ang magluluto. Kasi hanggang ngayon lahat sila nakaupo. Nag-iisip pa. Yung nanalo ay dapat pala yung pinaka-konti yung sagot. Yun ang magluluto.
yung nanalo pa rin mga dearest yung magluluto. Yun siya, yung nanalo pa rin. Next ulit bukas. Bye!